Hello everyone! Dalawang piraso po ng hiniwa-hiwang patatas atin lamang pong lulutuin hanggang sa lumambot. Ang tubig po ay katapat lamang ng dami ng patatas. Takpan po at hintayin lamang nating maluto. Ang kompletong ingredients po nitong ating recipe ay ilalagay ko sa description. So ayan, kapag ganito na, ayan, malambot na po, saktong-sakto lang. Ilagay naman po natin ngayon sa isang mixing bowl. Samahan po natin ng 1/4 cup na butter or margarine. Lagyan din po natin ng konting asin para mabalance ang lasa, pinch of salt lang po, at syempre 2 tablespoon po na asukal. At ngayon naman ay atin na pong imamash. At habang dinuduro po natin ang patatas, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmos Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Ngayon naman ay samahan din po natin ng 1.5 cup na harina. Lagyan din po natin ng 2 teaspoon na baking powder. At ngayon naman ay atin lamang pong haluin. Sa ngayon po ay gamitan muna natin ang spatula na panghalo habang isinasama pa natin yung mashed potato dito sa ating harina. At ngayon naman po ay lagyan din natin ng isang piraso na itlog, large size po. At again, haluin lamang po natin. So ayan, nag-gloves na po ako dahil gagamitan po natin ito ng kamay para mapagsama po natin mabuti ang lahat ng mga ingredients. Potato bread po ang ating gagawin dito pero hindi na po natin kailangan gamitan ng oven. Hindi na rin po natin kailangang i-rest or i-proof, at pagkatapos po nitong paghalu-haluin natin ang lahat ng ingredients ay pwede na po natin itong lutuin. So ganun lamang po kadali. Kahit po wala kayong oven ay pwedeng-pwede kayong gumawa ng tinapay sa mabilis lamang na paraan. Higit sa lahat, masarap na at fresh na fresh pa. Kaya naman, ipagpatuloy lamang po natin itong ating paghahalo sa ating mga ingredients. At uulitin ko po, ang kumpletong listahan ng ating mga ingredients ay ilalagay ko po sa description. Ayan, kapag ganito na po ay okay na ito, atin lamang pong bilugin. At ngayon naman ay maglagay po tayo ng konting harina dito sa ating table. Saka po natin ilagay dito itong ating dough. And again, lagyan po ulit natin ng harina sa ibabaw. Then, saka po natin gagamitan ng rolling pin para i-flat naman natin. Kunin lamang po natin ang at least 1 cm na thickness. Pabilog po ang ating gagawin. Kung wala po kayong rolling pin, pwede kayong gumamit ng garapon na matibay or yung makapal, at pwede rin naman po yung mga bote na bilog. So ganyan lamang po kasimple ang paggawa ng ating mabilisang recipe ng potato bread. So maya-maya lang, meron na po tayong tinapay dito. Ayan, at pagkatapos naman po nating i-plat ay atin pong hiwain sa 8. So pwede po kayong gumamit ng kahit anong style ng hiwa ang gusto nyong gamitin. Pwedeng pa-square, pwede kayong gumamit ng mga cookie cutter na pabilog, pwede rin yung takip ng garapon or baso. Any design po, pwede nyong gawin. So ako ginamitan ko lang ng ganitong design para maiba naman. Ngayon naman po ay lulutuin natin sa kawali or sa pan. Lagyan lang po natin ng mantika kapag mainit na yung ating kawali. At least mga 2 cups po na mantika ang ating gagamitin. At kapag mainit na yung ating cooking oil, ay atin na pong ilagay isa-isa itong ating dough sa medium heat lamang po. Lulutuin lamang po natin ito hanggang maging golden brown ang bawat side. Pwede po kayong gumamit dito ng kahit anong klase ng cooking oil. Vegetable oil like avocado oil, olive oil, canola oil. Ako po canola yung ginamit ko. So sa mga hindi po pwede ng mga oily, gamit lang po kayo ng mga healthy cooking oil. At ngayon naman ay atin pong ipipihit-pihit para pantay yung pagluto or ibabali-baliktad. So ayan, ganito lamang po ang ating gagawin. And kapag hindi pa po masyadong luto, syempre mamaya ulit ng konti yung kabilang side naman. Babali-balik na rin lamang po natin hanggang sa ma-reach natin yung kulay na ating kailangan. Kapag ganito na po yung kulay, ay pwede na po ito. So ayan, kung gusto nyo naman po na medyo konting tostado pa, ay pwede rin naman. Basta huwag nyo lamang pong susunugin. At kapag luto na po, hanguin na natin sa isang lagayan na may paper towel para po ma-absorb yung mga natitirang cooking oil. At ipagpatuloy lamang po natin ang pagluluto hanggang sa matapos. Ngayon naman po ay ating ilagay or ilubog natin sa asukal, pero ito po ay optional lamang. At pwede rin naman po kayong gumamit ng mga zero calories na sweetener.
Ito pong ating tinapay na ito ay pwede rin natin lagyan ng palaman. Pwede po natin lagyan ng tuna or egg sandwich or kahit anong palaman po ang inyong gusto. Pwedeng-pwede po natin gawin dito. At ito na po ang ating potato bread na hindi naman natin kailangang gamitan ng oven para tayo ay makagawa ng tinapay. So ayan, ang loob naman po ay ating titingnan. Ito po oh, ang itsura pa lang napakalambot na at syempre napakasarap po. So ayan, kaya mag-ready na po kayo ng kahit anong inumin ang gusto nyong i-partner dito. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo!